ang snow hindi laging maganda sa paningin at saka sa camera. Silipin natin sa labas ngayon. Wow! Sabado! 2:30 ng hapon. Kanina, umaga sumikat yung araw, ano? Titingnan nyo, naka t-shirt lang tayo ngayon, tsaka jacket. Akalain nyo, from as cold as minus 45 to minus 50 last week, eh biglang nagbago na agad at naging minus 1 na lang yung temperature namin ngayong umaga. Ito na nga pala ang kapal ng yelo namin sa harapan ngayon. So nasa hanggang lagpastuhod na siya. Kakapal pa yan. Bende kapag ka nagkaroon ng snowstorm o kapag bumagsak na naman yung snow. Kaya kasi siya kumakapal ng ganyan guys. Gawa nitong daan namin. Kapag pinapala, syempre tinatabon mo dyan. Ayan. Kaya kumakapal siya ng ganyan. Parang naalala ko nung nasa Pilipinas pa kami. Pag nakakakita ako sa mga vlog, tsaka sa mga picture at video ng mga nasa Canada, sabi ko parang nakakaingit na. Ang ganda-ganda talaga. Parang ang sarap ng feeling na may mga snow ka sa harap ng bahay, sa likod ng bahay. Diba? Pero maganda lang siya ngayon kapag ganyan. Pero ito, ipapakita ko sa inyo na ang snow talaga hindi laging maganda. Ang kakaiba nga kasi dito sa ano, sa Calgary, ano, sabi nila, eh hindi ko pa rin naman kasi ako nakapunta sa ibang mga part ng Canada ng winter, eh, no. Pero sabi nga dito kasi sa Calgary, ang temperature mabilis magbago-bago. So kung last week extreme tayo, severe weather, sobrang baba ng temperature. Biglang sunod na linggo, ayan, ganito. Almost mag-positive na tayo, negative 1 tayo ngayon. So ibig sabihin, yun nga, kagaya na sinabi ko last time, ang ano naman dito, ang temperature dito, bagaman umaabot nga sa extreme, hindi naman buong winter na ganun. So paiba-iba, biglang iinit, biglang lalamig. Ganun ang klase ng temperature dito sa Calgary. Sa experience namin. Yan. Pero yung snow na yan, since ngayon ay January na, hanggang ano na yan, buong winter na yan, di na yan mawawala. Eto, tingnan nyo itong driveway na to papasok sa amin galing sa kalsada. So yan usually ay halos kapantay lang ng kalsada. Pero kapag winter, every time nakakayurin ng mga truck yung kalsada, tumatalsik lang yung mga yelo dito sa side namin. Kaya naman, kung maliit ang sasakyan nyo, kagaya nitong sa amin na kotse na blue na to, eh minsan nahihirapan kami pumasok dyan. Or kailangan nyo talagang laging palahin, tanggalin yung ano, kasi tumataas yung gutter papasok. Yan pa, isa ipapakita ko sa inyo yung hindi maganda. Kapag ka tumaas ang temperature, at nalusaw ang mga yelo sa daan, yan. Di pa nga ito eh. Minsan mas malala pa yung, alam mo yun, yung nagtitilapsi ka na... Slushy na... Para mas slurpy. Oo, parang slurpy na kulay putik. At pag ganito, bibirang ang makakita ng maganda sasakyan. Pakita mo kami yung mga sasakyan. Tinong yung maliit. Ito, alam mo bakit malinis itong isang ta? Kaya sa harapan natin. Galing garahe. Kaya kapag ikaw gusto mo malinis yung sasakyan mo, nakakainis pag winter. Kasi hindi mo talaga mape-prevent yung dumi na yan. At yung dumi na yan, pag kumapit na yan, natuyo na yung sasakyan mo, yung mga puti-puti, ang hirap tanggalin. Nasa labas kami ni Joyce ngayon. Kasi ay syempre, renew na ang ating mga insurance. Yan, nandito na naman kami sa Willow Smile Family Dental. Kita ba? Yun. Yan, dito kami nagpapa-dental. Pilipino yung may-ari nitong ano na to eh. So dito kami pumupunta. Eh renew na nga yung ating insurance kaya meron na ulit tayo ano. Nakapagpa-schedule na rin kami dito few weeks ago. Hindi lang ano, months ago na yata. Last year.
last year pa. Ayan. May papakita ako sa inyo sa labas. Ito pa, hindi masyadong pinipicturan tsaka binavlog kasi pangit. Yan ang nangyayari, pero mas malala pa kapag mas mataas yung temperature, malulusaw talaga lahat yan. Ngayon kasi ay negative 1 lang kami, kaya hindi pa ganun ka-slurpy yung kalsada. Eh, sidewalk, gano'ng kakapal na yan. Diba? At hindi na siya white, guys. Kasi siya ay brown na. Brown na siya, guys. Tingnan niyo yung mga sasakyan dumadaan. Ayan, nagtatalsikan yung ano. Nagtatalsikan yung mga ano sa body ng kotse. Ayan. Wala kang makikitang makinis na sasakyan. Tingnan niyo naman. Oh, yung puti naging brown na. Oh. Gaano kataas 'yan sa gilid? Ayan, oh. Yan yung parang slushy na klase. Ngayon yung mga sasakyan. Ang masakla pa yan, yan yung kumakapit sa body na ganyan na tumitigas na yellow. Ano siya? Mahirap siyang tanggalin. Sa mga ano, mahirap siyang tanggalin kahit ispray mo siya ng yung may pressure sa car wash, hindi basta matatanggal kung hindi mo kukuskusin. Tingnan niya naman yung likod na yan. Tingnan niya yan. Eh dahil may mga asin nga yan, namumuti siya sa body ng sasakyan. Tingnan niyo yung ilalim ng kotse. May pang-araro na. Tapos tong gap na to, pagka yung slushy, tapos ano, yung gap na yan ng gulong tsaka nito, nawawala na. Nagiging yelo lahat yan. Kapag lumalambot yung yelo, tapos biglang titigas ulit. Yan o. Ito ginagawa dyan. Yan. Yun. Pero pagka talagang yung sobrang lamig, halimbawa yan, nagsobrang lamig ulit, tapos tumigas na naman siya. Hindi mo siya basta matatanggal kasi parang ano yan, bato. Tigas. Yan o, tigas. Yan ang pangit. At ang isa pang dahilan kung bakit ang mga pangilalim at ang gilid ng sasakyan dito ay madaling mabulok, kainin ng kalawang, eh dahil nga yung mga kalsada namin dito is continuously nilalagyan ng asin kapag winter para malusaw yung mga yelo. Kaya yun, yun din ang nagiging dahilan kung bakit nagra-rust kagad yung mga sasakyan dito. Na sa tingin ko ay same reason din kung bakit nagkakaroon itong mga white na mancha yung body ng mga sasakyan dahil din siguro sa asin. Ayan ang body oh. Hirap tanggalin yung likod na yan. Kailangan mo talagang kuskusin yan. Hindi kagaya ng putik na pag ginamitan mo ng pressure washer na tubig tsaka may sabon, automatic matatanggal mo, diba? Pero dito sa mga mantsang pinakita ko tuwing winter, kailangan mo talagang kuskusin kung gusto mo matanggal yung marka. O, diba? Hindi lagi magandang snow.